Kumpara sa mga probinsya, mas malawak ang operasyon ng PhilPost sa malalaking lungsod gaya ng Metro Manila. Sa Manila Central Post Office, tuwing madaling araw, dumarating ang libo-libong sulat, dokumento at parcel na kailangang ihatid sa mga tahanan. Sa edad na 61, si Tatay Constancio ang pinaka-senior letter carrier sa Maynila. Sa mga komunidad, halimbawa, hindi ba mahirap maghatid doon? Maraming mga tambay, maraming mga aso. Medyo marami rin mga, yan nga yung sinasabi nyo. May mga aso, may mga baka makagat ka, ganyan. May mga naglalasing. Oo. May panahon bang naimbitahan ka na makishot doon? No? Mayroon po, pero sabi ko nga po, may bawal dahil may trabaho po kami. Baka maamoy tayo, baka hindi tayo respetuin. Magre-retiro na si Tatay Constancio sa loob ng ilang buwan matapos ang 33 taon sa PhilPost. Chairman, may sulat po kayo, Chairman. Ito po. Sabi niya, ang sekreto sa pagtatagal sa serbisyo, ang pagsasapuso ng tungkulin. Medyo malungkot din dahil maiwan ko itong mga kasamahan ko dito. Wala po akong pagsisisi sa Ratom dahil ito po ay marangal na trabaho. Mahaba na ang kasaysayan ng pahatirang liham sa Pilipinas o Philippine Postal Office System. Wow! Yeah, so, first look! Yes. Sumilip ako sa Postal Museum na hindi pa bukas sa publiko. Ayon kay Doji Lutera, isang stamp collector at postal historian o yung tinatawag na philatelist, dapat maging proud ang mga Pilipino sa ating pahatirang sulat. So, ito yung pinakaunang sulat na galing sa Pilipinas? Mm-hmm. So, ano po yung inalaman doon? Hindi naman lang. Report yun, hindi. Report ni Legazpi. Sa panahong napakadali at napakabilis na ng komunikasyon, maganda raw na magbaliktanaw sa ating pinanggalingan para lalong pahalagahan ang mga ginhawang tinatamasa natin ngayon. Ang pagpapadala ng sulat noon is more of a luxury. Mm-hmm. It is only patronized by the elite, the educated, and the clergy. And then an average letter would reach, mailed from the Philippines, would reach Spain, any province in Spain, in about 140 days. Ah, ang tagal. Ano? So kung mag-iimbita, mag-iimbita ka ng iyong ninong o ninang dun, o kamag-anak mo sa Espanya, sa isang kasal, kinasal ka na, tapos na yung honeymoon nyo, and everything bago nila malalaman. Bakit mahalagang pag-aralan at i-preserve yung history ng ating post office? It forms part of our culture. These things are part of what defines our being Filipino. Isang government-owned and controlled corporation o GOCC ang PhilPost. Ibig sabihin, isa itong negosyo at serbisyong pag-aari ng Estado. Dati, napakarami raw ng tumatangkilik sa kanila. Pero unti-unti itong nabawasan dahil sa mga bagong teknolohiya. Pag Christmas, ang haba ng pila. Pag Valentine's Day, mahaba ang pila because of the cards, di ba? Lahat talaga makikita mo yan. Mahaba hanggang doon sa dulo-dulo. Ngayon wala na siya. Isa pang pagsubok ang kompetisyon mula sa mga pribadong courier service. Pero sa kabila ng dumaraming alternatibo, may mahalagang papel pa rin daw ang PhilPost sa buhay
ng mga Pilipino. Bakit PhilPost ang gagamitin at hindi pribadong courier service? Sa ngayon kasi yung price namin cheaper than private couriers. Kasi nga government kami, so ina-uphold namin yung parang social service. We stay relevant kasi kami lang yung nakaka-reach doon sa mga far-flung. Yung mga private couriers kasi hanggang sa city centers lang yan, sa profitable areas. But PhilPost, we serve even the remotest part of the country. Walang ibang magpapadala doon? Walang ibang magpapadala, kartero lang ang pupunta.